Sa mga bagay na mayroon sila. Ngunit sapat nga ba talaga to? Parang na lang ibang tao. Masalat sila sa buhay, wala silang masyadong material na gamit. Kami po ay mga mag-aaral ng Caloocan National Science and Technology High School at ngayon po ay maghanap kami ng may interview para malaman ang tunay na buhay sa isang bansa. Ito itong lalo.
nagbibigay po kayo ng sobra tapos hindi binibigyan? Anong salamat lang. Oh, humble. Buti pa. Buti pa. Pag hindi po kami binibigyan ng bawang pinapagkakas. Masama yan pag magalit kapag hindi ka bigay. Okay po, thank you. Thank you po. Hoy, bago tayo matapos dito, ano ba yung mga natutunan niyo dun sa in-interview natin? Maging thankful sa lahat ng binibigyan sa'yo. Ako siguro maging kontento sa kung anong meron ka. Kasi kung napapansin natin, di ba, hindi naman sila nabiyayaan ng masyado. Tapos tayo, meron tayong mga bagay na ganyan. So dapat maging thankful tayo tapos mapagpumbaba. Kaya may mga bagay na dapat tayong i-treasure kasi syempre, given na eh. Parang tayo yung biniyayaan ng mga gantong bagay. Kaya dapat, hindi natin yung sinasayang katulad na lang nung sa pagpasanga sa kalnat. Parang hindi na sa mga piling tao lang yun. Pero syempre, kailangan natin ingatan yun kasi yun yung biyaya na binigay sa atin. Even dun sa, kahit sila-sila lang, meron din silang mga bagay na parang gusto nila makuha. Tapos kahit yung mga bagay na di man lang nakaka, like yung hindi man sila magbibigyan ng bagay na kailangan nila, saka yung minsan sila nabibigyan ng pera sa pagpa-perform nila, parang di naman sila gano'ng nagagalit or parang okay lang, gano'n. Marunong pa rin sila magpasalamat. Natutunan ko sa kanila na ang pagiging malikhain ay isa sa mga susi sa tagumpay. Thank you.